Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga, Joel. Dako, Susan, hindi kaya malaki epekto nito sa pagdagsa ng turista sa ating bansa. Kasi ang target yata natin for this year is about 6 million. Oo, foreign tourist. Yan yung ating ano. Pero paano, para sila makapunta rito, kailangan sumakay sila ng aeroplano. Kailangan bumaba yung aeroplano. Okay. Nagbibigay naman daw ang NAIA ng slot sa ibang foreign airlines, Joel. Ang kaso ay natatapat ang mga ito sa tinatawag na dead hours. Kaya kung hindi rin ito kinukuha ng mga nasabing airlines, kumbaga parang ayaw nila yung oras na gano'n, Joel. Itong araw yung nagiging balakid sa paglago ng airport industry dito po sa ating bansa. At para tulungan tayo sa issue ito, makakausap natin si Ginoong Alvin Candelaria, ang OIC ng Airport Operations Department ng Manila International Airport Authority. Good morning, Alvin. Alvin, thank you for coming over. Good morning. At para naman sa panig ng Civil Aeronautics Board, kaugnay nito, makakausap natin ang kanilang executive director na si Attorney Carmelo Arcilia. Magandang umaga po, Attorney Arcilia. Hi, good morning, Susan at Joel. At morning, sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Oh, yes, pero ikaw na, Joel. Bana tayo kay Alvin. Alvin, when you say slots, ano ba ibig sabihin natin dito? Well, it's the available reference the capacity set by the airport. Mm-hmm. So it will be very dependent on the on the runway capacity or in the terminal capacity. Mm-hmm. Runway capacity. Ibig sabihin, both domestic and international. Yes. Pagka sinabi mo, ilan ang ano ngayon, ang siniset ng airport? Ang set ng capacity namin sa runway is 40. 40 movements per hour. Per hour. It's meaning it's a mix of arrival and departure. Yan. Eh sabi ng CAB, Alvin, marami na raw mga major foreign airlines yung nagdesisyon na wag nang palawig yung operasyon nila sa bansa dahil kulang nga yung espasyo doon sa paliparan. Well, maybe because they are flying on the slots that are very thick already. Mm-mm. So we have historic slots that we are being protected by a rule or standards set by the IATA. Mm-mm. So we're following it. So if you have the historic slots, so kumbaga aking titulo na to. So you cannot just say you adjust to this slot because we're giving to another airline. No. It's not that kind of process. All right. Ano ang option natin para hindi tayo para magpatuloy sila sa expansion? Well, at the very least, no. Hindi tayo layasan, ano. Oh yeah. Okay, first they will be, lagi sila dapat na doon sa slot coordinator namin, itatry nila, may nag-o-open naman minsan na airline because this slot is also drive by marketing by the airlines. Mm-hmm. So it's very dependent on the market that the airline is want to achieve, no? Mm-hmm. And also the slots, sabi ko nga domestic and international ito. So when you go to domestic, meron din mga slot na hindi mailipad doon sa non-peak namin because yung has something to do with yung local airports naman natin na hindi siya 24 hours. Mm-hmm. Siguro tanungin natin si Attorney Arcilia. Attorney, gano'ng mong kalaki espasyo ba yung inaasahan ng sa isang standard international airport? Pag-iulit, Susan. Ano yung standard na laki po na espasyo na kailangan o inaasahan sa isang airport? Ayan. At ngayon ba, ano yung kulang na espasyo na sa ating paliparan? Unang-una, Susan, ang ating airport kasi effectively meron lamang isang runway, no? Mm-mm. Kasi ang totoo niyan, dalawa yan, kaya lang they are intersecting. Mm-mm. So, effectively, parang isa lang, no? So, talagang may kapulangan dyan, ano? Pero kung mamarapatin mong elaborate natin yan, alam mo, ang problema ito naman hindi unique sa Pilipinas, ano? Mm-hmm. Dyan nga siya narita sa loob ng maraming taon. Eh, walang slot dyan eh, pati yung Heathrow. JFK, daming mga lugar sa mundo na, in fact, nag-o-auction na sila ng slots eh, no? Nag-o-auction na sila ng slots. Tayo naman, hindi pa dumarating sa ganyang pagkakataon. At tulad nga na binanggit ko sa isang programa, marami namang ginagawang near-term solutions ang ating otoridad, ano? Nabanggit nga ni Alvin kanina, yung mga secondary airports natin, hindi siya 24 hours. Ibig sabihin, wala siyang night landing capabilities, ano? Maliban dun sa 13 airport. Ang epekto niyang walang night landing capability yung ibang secondary airports, napipilitan ang mga airlines, lalo na yung domestic, na mag-operate just do sa peak hours. Uh-huh. Hindi na sila makapag-operate beyond 6 p.m., uh-huh, ano? So nagkakaroon ng punching. So, lalong nagsisikip. Kaya yung ating isang programa ng MIA at ng CAAP,
yung gawing night capable yung ating mga airports at 14 yung identified na yan na ginagawa ng magkaroon ng night landing capabilities. Mm-hmm. Isa lamang yan sa mga programa ginagawa natin, Susan. Sa mga solusyon. No. Di ba usually, madalas natin naririnig, Joel, yun eh. Di ba yung naghahabol sila sa araw? Oo, kailangan makalipad yung mga aeroplano habang may araw pa. Dahil pagka inabutan na ng lubog, hindi na po pwede. Sunset limitation. Pero ang another option would be to make Clark available no? Para dito sa mga mabigyan sila ng iba pang option para masolusyonan yung problemang ito. Ganun ba yun, Alvin? Tama yun. Actually, yung mga hindi makapag-operate dito, we're offering them to operate in Clark. Uh-huh. But the problem, again, sabi ko, these airlines are also driven by their marketing strategies. Okay. And for the fact that ang center ng business district natin is na Manila, hanggat nandiyan yan, still the marketing drives them to operate in Manila. Oo. At tama ba yun, Attorney Arcilla? Wala bang takers? Kung pag-uusapan natin, Clark, ino-offer namin sa inyo. Wala bang takers doon? Actually, sa ngayon, medyo mabagal. Ano? Pero siguro mahalaga din natin, Joel, one of the pillars of our public policy on aviation is to develop our secondary gateways. Number one, most of our tourist destinations are outside of Manila. No? Mm-hmm. So, it will be more conveniently, those tourist destinations would be more conveniently accessed if we can develop direct services to those tourist secondary airports. No? Uh-huh. You can just imagine if you are a tourist coming from Europe and then you want to go to Cebu or Boracay or Davao, mm-hmm. You have to land in Manila and take a connecting flight. It is not very comfortable. So, dinadevelop natin sa mga negosasyon natin, lagi nating binibigyan ng liberal, binegotiate for a liberal regime outside of Manila. No? So, bagamat sa ngayon, hindi pa masyado pang over-concentrated ang traffic in Manila, gusto din nating i-develop yung ating mga secondary gateways so that the tourists can better access our tourist destinations outside of Manila. Eh, hindi ba, wala plano na parang i-expedite ito dahil kung baka nakaka-apekto na rin ito sa una-una sa tourism natin, sa negosyo, sa kakabuhayan. Wala akong ganung plano na madaliin, ha, attorney? Actually, minamadali nga. Tulad nga nung pinanggit natin, yung night landing capabilities, very important dyan para maging flexible at fully operational and secondary gateways. Yung Iloilo nga, di ba, napakaganda ng terminal dyan at airport, and nagkakaroon na ngayon ng mga charter flights. Ano? So, lumalawig na rin ang Cebu, Clark, Palibo, Patiklan, even Davao. Para dito naman po mababalik tayo sa Manila, may plano rin. Hindi plano, kundi talagang ginagawa, ipapatupad na ngayong taong ito, yung rapid exit taxiway sa Manila International Airport. Ano? Sa runway natin, magkakaroon ng rapid exit taxiway. Ang pagkaalam ko, ito'y sisimula na. No? At ang epekto nito, ang isang aeroplano ay makaka-exit kagad sa from the runway. So, yung runway magiging available sa mga incoming flights. So, mas dadami ang tinatawag na movements ng aircraft per hour. So, makakatulong din ito. Pero mabanggit ko lang to, ha? Ewan ko, nasubukan mo na ba, Susan, yung Clark Airport? No, hindi pa eh. Nakusubukan mo. Ang madalas ko maranasan dyan, yung alam mo, bababa na dapat yung aeroplano, pero iikot ka. Sa may parting Pampanga, Bataan, at matagal din ang ikot, ha? Pero may mga airlines na nag-o-offer sa Clark, no? Papuntang Hong Kong, papuntang Macau. Oo nga, meron na. Napaka-convenient. Sa totoo lang, napaka-convenient, no? Hindi ka na makikipagsiksikan papunta sa airport natin dahil napaka-traffic dito, no? Yes. Doon, diretso ka kagad. Yung nga lang, medyo mahal ang toll, pero mura ang parking. No? Napaka-dali, wala masyadong pila doon sa mga... Hindi congested. Napakaganda, kung susubukan lang natin ito. Pero siguro, para mas maganda, Susan, malaman natin, kunin natin yung epekto nito sa travel agency sa ating bansa. Tanong natin kay Ms. Eileen Clemente. Si Eileen Clemente, no? Nasa ating linya si Eileen Clemente, ang Press Relations Officer ng Philippine Travel Agencies Association, o PTTA. Good morning, Eileen. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Susan. Eileen, ano yung masasabi niyo? At
doon sa sinasabing congestion dyan sa ating naiya kaya hindi na maka-accommodate yung ilang mga foreign airlines? Nasa pagsusuri rin yun na nilabas na nga nila yung congestion, ano. Ang sinasabi mo namin sa PTAA, dapat talaga dumami na yung ating international airports. In fact, katulad sa ibang mga bansa na archipelago na katulad natin, it's 98% na reachable by air. So, importante pong dumami ang airports natin. We only have, I think, at this point in time, 12 international airports. Pero yun nga, kulang pa rin yung capability. Pag sinabi yung capacity, marami yung pinag-uusapan dyan. Yung capacity ng airspace, yung sa langit, capacity ng runway, yung thickness ng semento sa runway para kung ano yung aeroplanong kayang makadating dun sa airport na yon, capacity ng terminal at capacity rin ng mismong airport na makahandle ng mga ganong kadaming tao. So, sa amin, kailangan talagang dumami yung airport at direct flights to the different islands. Nabawasan na ba yung mga bookings niyo because of this problem, Eileen? Hindi naman sa nababawasan, pero syempre, pag mas konti yung aeroplano, tumataas din ang airfare. Cost, oh, yeah. Ano yung nakikita nyo, ano, immediate solution na maaaring gawin ng MIAA at ng CAB dito sa ganitong klase ng problema na kinakaharap, Eileen? Ngayon kasi may programa na nga ng mga naka-set, no, na ginagawa nila. Sa puntong ito, wala na tayong masyadong magagawa ngayon except na ipagpatuloy yung mga programa na sinimulan na nila. Katulad ng rapid exit way at saka yung paglipat nga ng ibang mga flights dun sa katulad ng Clark at saka yung encourage ang mga eroplano na lumipad diretso sa destination. In fact, yung mga ibang charter talagang dumediretso na at ang mga nakaka-benefit dito ay Palawan, Puerto Princesa, Boracay, syempre, Iloilo, among others. Sana dumami rin yung Davao, dumami pa rin yung up north, Cagayan, Subic, yan, dumami pa doon. Alright. Alam mo, Alvin, ano, walang panahon sa ating bansa na naging mura yung ano yung pag-travel, no? Paglipad sa eroplano ngayong panahong ito, may mga budget ano nga, may mga promo, no? May mga promo rin. Kaya lang with the onset of the Passenger Bill of Rights, minsan hindi sakop talaga ng ano eh, it's beyond their control ng mga airline companies yung delay, no? Yung delay, pero baka sa kanila maisisi ito. Kaya siguro ngayon napapansin ko wala na yatang offer ng budget fare, no? Wala na akong masyado napapansin. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. So, baka dahil dito nga sa ganitong klase ng problema, Alvin. Ewan ko, Alvin. The budget fare sa mga airline natin, low-cost carrier, normally, sabi ko, marketing yan, they go for the season. So, they do yung marketing nila, style nila, it has to do with the seasons. Eileen, ikaw, ano bang gano'n? Parang napansin ko wala na yatang ano. Ano nga si Eileen? Kasi mas alam ni Eileen niya, Eileen diba? Alam ni Eileen ko eh, no? Eileen, doon sa mga, naka-apekto ba ito sa mga ino-offer? Pagpapababa ng ano, nung fare. Para no? Maging affordable at marami makabiyahe. Sa aking palagay po, puro adjustment lang ngayon dahil nga sa pagsulong ng Passenger Bill of Rights. Pag nasanay na po sila doon, babalik din po lahat yan. Pero hindi naman tumigil yung mga promo fare, hindi lang kasing baba noon. Dahil marami na ngang kailangan parang compensation pag hindi nakalipad. Marami ng overhead. So nag-a-adjust pa sila dito sa mga, dahil nga meron tayong air passenger Bill of Rights. May adjustment pa na konti. Ang magandang balita rin po kasi, masana sa international carrier, na isulong na rin po yung bill dun sa removal of common carrier tax. So, hinihintay po namin yung pag-remove nun at hopefully makatulong din yun sa pagbaba ng presyo ng airfare. Okay, Eileen, thank you. Eileen, si Eileen Clemente po mula sa PTAA. Balik tayo kay Attorney Arcilia at kay Alvin Joel. Siguro si Attorney Arcilia. Attorney, ang immediate would be yung night capability na ating mga airports, no? Yun ang ating sinusubukang gawa ng paraan sa madaliin. Pero of course, the long term would be magkaroon tayo ng karagdagang runway. Yeah. On the airport side sa NAIA,
dalawa ang aming approach. We have the infrastructure side and the procedure side. Yeah, yeah. So, on the infrastructure side, yung sinasabi niyang rapid and other taxiway na kinakailangan para sa ground movement, magandang flow. So, we start with that. Then, yung airspace planning, we coordinated with CAAP sa airspace planning para sa procedure din nila na mapabuti. So, dalawa yan lagi ang component. Attorney Arcilla? Infrastructure. Isa pang nakalimutan natin banggitin, ano, yung we are moving general aviation out of the BIA. No? Sinimula na nga yung mga fish run na ilipat na sa Sangli, pati yung mga flying schools, ang pagkaalam ko, yan hindi na pwede lumipad during peak hours. Kasi pag nailipat natin ng general aviation, we will free up about 17% of the slots. So malaking tulong din ito sa ating expansion sa Manila. Meron tayong hindi nagagamit ng international airport, yung Subic. Ano ba yun? Pwede ba natin gamitin international airport yun, attorney? Actually, international airport talaga yung Subic. Dangan nga lamang na medyo maiksi ang runway nito, hindi ka pareho ng Clark, ano? Kasi kung matatanda ninyo, ang Subic ay isang naval base before. So, hindi ka pareho ng Clark Air Base, at talagang air base na malalaking aeroplano ang hinahandle niya. Pangalawa, masyado rin malapit ito sa Clark. Pero ganun pa man, ito ay international airport, meron ding mga ilan-ilan na nag-ooperate dito, pero ito ay medyo nasasyado ng Clark Airport kasi. So, Tony, ano ho yung masasabi niyo doon sa mga airline na nagdesisyon ng huwag na ipagpatuloy yung kanila expansion dito sa atin dahil nga doon sa flight congestion? Actually, sa aming mga datos, ano, wala namang ganong mga pangyayari pa. At patuloy pa rin ng mga nagdadagdag yung ibang mga foreign airlines. Nagkakaroon lang ng mga adjustment sa oras. Tapos, yun nga, we are rationalizing the allocation of our slot resources. Meron na tayong independent slot coordinator from Australia para maging batas at objective ang yung disposition ng allocation of slots. Wala pa naman tayong nakikitang ganyan ngayon. Hindi ka pareho sa ibang bansa, no? Nag-auction nga sila ng mga slots, ano? At hopefully, we will be able to bridge the gap through our measures. At pangalawa, yung long-term solution nga na magkaroon ng isang makabagong gateway na maluwag at maraming runway. So, hopefully, we will bridge the gap and be able to build a new gateway that will support our tourism objectives. Tingin ko kailangan na rin talaga yung Joel, lalong-lalo na, di ba? Yung kamakailan lang, sinasabi na isa sa mga pinakapaboritong destination ng Pilipinas, yung ating mga Boracay. Number 2 tayo. Number 2. So, in-expect natin talaga dyan yung mas madadagdagan pa yung volume ng mga foreign tourists. Siguro tayo yung mga ngarap, no? Kasi, alam mo, sa Thailand, ang daming ano, runway, ang daming airport dun, eh. Sa Singapore, ganun din, ano? Meron pang airport para sa mga budget airlines. Siguro, ganun din ang target siguro dapat natin. Although pangarap, pero kaya naman sigurong abutin yan, Attorney Arcilla, no? Tsaka Alvin. Anyway, Hindi siya imposible. Hindi naman imposible. Ano siguro, ang final message? Can we meet the target sa tourism kung may ganito tayong klase ng problema? Well, kaya nga nasabi namin, lahat ng sa government resources, NAIA, lahat nakafocus, nakatrack na eh. No? So, implementation na lang. Yung ginagawa. Alright. Attorney Arcilla? Tingin ko, ito ay isang problema, pero I think it's a challenge that we can hurdle. Nagpo-focus nga ang ating kalimabaya sa pag-develop ng mga airport, at we will be refurbishing even NAIA 1 to make it more, to give it some aesthetic improvements. Anyway, so maraming salamat po, Attorney Arcilla. Good morning po. Thank you, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Yan, Joel, kasi talagang mga naging issue yan, di ba, yung dati, kaya nagkaroon ng mga reklamo dahil sabi, delay yung flight. Pero pag pinakinggan mo yung panig ng mga airline company, hindi nila kasalanan. Hindi nila kontrolado yung sitwasyon. Yung sabi nga nila, yung mga airport natin sa mga probinsya, hindi nag-ooperate paggabi. So, yun yung nagiging dahilan din. Kaya nga sinasabi mo, Alvin, di ba, yung sa peak hours din sila nakikipagsabayan. Yes. Mahirap talaga yung ano, paikot-ikot ka, di ba, minsan. Lalo yung nagmamadali ka, nagmamadali ka na, tapos natanaw mo, nasa baba mo yung airport, ba't lumampas? Ang mahal-mahal lang jet fuel, ah. Kaya medyo talaga napapataas yung charge ba yung sa pasahero, Alvin?
Hindi, tina-charge sa susunod na ano. The part yan. Part yan ang sa risk ng airline. Sa risk yung, totoo yung yan, airways. Ikot ka ng ikot. Diba? Mga, and then, that's why we're very active on controlling the slots. If we'll not control it, hindi magkakaroon palalo ng delays. Kasi matagal-tagal din yung ikot. Hindi, mga 30 minutes din, Joel, yun, diba? Kasi nagkaka-delay ka ng mga 30 to 45 minutes. Yun lang sa ano, ikot lang ng ikot. Ang problema lang yung ano, ikot. Ang nakikita ko puro yung, ano tawag, Manila Bay, ba? Nakikita mo lagi sa baba. Ikot ka ng ikot doon. Tapos hanggang bababa ka na. Dumating ka may araw, pagbaba mo, lubog na araw. Sa ikot, kung 30 minutes, diba? Salamat, Alvin, ha?